Good morning, good afternoon. Magandang gabi sa inyo kung saan man kayong mundo nakatira. Tito Noy's Vlogs here. Ito mga kababayan ko, ang reaction ko lang tukol dito sa survey ng False Asia. Disclaimer lang, actually may ano ko eh, may reservation ako dito sa mga survey na to eh. Ang totoong survey talaga is yung eksaktong election kung kailan tayo boboto. For example, sa 2022, May tayo boboto, I think, second Monday ng Mayo, doon tayo boboto. Ito mga kababayan ko, lumalabas sa survey na ito, si Sara Duterte, 28%. Si Mayor, si Yorme, kutatakbo, 14%, Marcos 13%, Grace Po 10%, Pacquiao, ay nako, 8%, Robredo 6%, Lacson 4%, si Bongo, ayan, 3% lang siya. Pero ito, si Binay, hindi mo talaga mananalo to eh. Binay, Jejomar, 2%, sino ba to? Cayetano, 2%, aba, Trillanes, okay ah, 2%. Yan, Gordon Carpio, Alvarez, Teodoro, at yung iba, wala. Ang bababa na, hindi man ano to eh. Si Gordon siguro, senatorial na lang. Ito mga kababayan ko, sinisiraan nila ang survey. Natatandaan nyo ba yung tumakbo si Noy Noy? Kailan ba yun? Yung 2010. Di ba nanalo siya? It's number one sa survey siya, no? Kasi minsan ginagawang ano to eh, gauge to eh. Parang dito na susunod siguro yung mga ibang kababayan natin. Ako hindi ako sumusunod. Yung, ang binoto ko naman yung, kailan ba yun? 2010. Iba eh. Si Teodoro binoto ko eh. Eh wala, talo rin eh. Eh wala kasi Noy Noy. Kasi, ano eh, necro-parites nangyari na yung 2010 na yun. Kaya nanalo si Noy Noy eh. Eh paano to? Kung talaga magpapatuloy ito, mukhang si Sara atang, kung tatakbo lang si Sara, hindi pa naman sigurado kung tatakbo siya, nag-aalanganin pa nga siya, di ba? At kung si Presidente Duterte tatakbo sa pagkabise, ay, ang sabi nga niya, nananakot lang daw siya, ay malay mo, totohanin yan. At saka bakit, yung ibang mga tao dyan, bakit binapatigod si Pangulong Duterte tatakbong bise? At tatakot ba kayo? Wala naman sa batas na pinagbabawal, ang dating Pangulo ay pwedeng tumakbo na bilang Vice Presidente. O bakit na, takot ba kayo? Ang akala ko ba, mahal kayo, ang Liberal Party ay mahal ng taong bayan. O takot kayo tapos may magko-complain pa. Si Munsod ba yon? Yung Christian Munsod, yung dating Comedy Commissioner? O chairman yon? Eh ano, ang bottom line dito mga kababayan ko, taong bayan ang maghahalal. Hindi ba? Hindi ang survey. O although, gauge nga ito, pero ang taong bayan talaga ang magdi-decide. Wag, hindi pwede madiktahan. Ako, di ko pwede madiktahan. Kung ano yung nasa puso ko, yun ang iboboto ko. O, alam ko na ang boboto ko, kung tatakbo man si Madam, edi si Madam Sara na boboto ko. Kasi continuity ang gusto ko. Yung isang Madam, kawawa naman. Yung Robredo, mukhang talagang baka gobernador ng takbuhan niya, kawawa naman. At saka may sinabi pa to, si Trillanes patakbuhin daw ang dalawang Duterte para i-reject sila ng mga Pilipino. O di okay, kung di-reject, di talo eh. Eh ikaw, sina-challenge kita, Mr. Trillanes, mag-file ka ng candidacy, tumakbo ka ng presidente. Huwag kang panayin dal-dal. Wala naman maniniwala sa iyo eh. Sabi nga ni Byron Cristobal, si Banat Bay, tan GA na lang maniniwala sa iyo. Di ba? O siguro, yun ba, mabubola mo. Pero, ang gusto ng taong bayan talaga, continuity. Hindi nagkikredit grab ang Duterte. Tinan mo, sabi ni Pangulong Duterte, huwag niyo akong pupurihin yan. Talagang trabaho namin yan. Yung mga ginagawa mo, infra? Oh. Kaya kayo, yung mga kontra sa mga infra, mga subway,
may mga tulay dyan. Huwag kayong dadaan dyan, ha, lalo na sa subway. Huwag kayong sasakay sa subway, ha, kung magagawa yan. Ha. Tapos, ang parusot nyo, oy, taxpayer din ako. Eh, di iripan nyo kung ayaw nyo sumakay. Yun lang. Panidaldal kasi kayo, eh. Yun lang, mga kababayan ko, ha. Ang buod ko rito, nasa tao kung maniniwala kayo sa survey na to. Para sa akin, kahit walang survey, eh, si Sara Duterte, iboboto ko. Kung tatakbo siya. Ang maganda nito, kung sakaling dito makbo, labo-labo na yan. Di ba? Yun ang mga kababayan ko, ha. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification. Maraming salamat po. Mag-iingat tayo parate. Bye!